Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Bilang nananampalataya tayo tinatawag hindi para magsawalang tibol sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at ipigil ang kasamaan sa pamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal. Nawa ang Eucharistia ang ating ipinagdiriwang ang maging bukal ng ating tapang at lakas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasiyahan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na dudulot ng kapatawaran ng mikapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami ay, kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo wagas. Kami ay hingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, may isaluhod nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga inalulugdan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain inuman ang Kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamamangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na rin katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya, huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo, si Pablo, si Apollos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong po na yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka rin naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa piritang ipapasan sa iyo nang manlulupig ang kanyang sala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihiram sa iyo. Narinig niyo ang sinabi, ibigin mo yung kaibigan at kapuotan mo yung kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagat pinasisikat niyang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niyang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap kaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon.
sumainyo. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ito po ay pinahayag ng Poong may kapal 2,000 taon ang nakalilipas. At bahagi o ano na kung saan hanggang ngayon, may mga tao, ito pa rin yung pamantayan nila sa kanilang buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yung pamantayan na pamantayan ng tao. Masama ba ito? Hindi ho masama. Pero nais ni Jesus alin, higitan. Kasi kung makikita po natin sa pamantayan na kinikilala, kahit na po 2,000 taon na nakalilipas ni sa panahon na nagkaroon ng pagkakataon na ang tao ay bumuo ng batas, ito na yung pamantayan, ngipin sa ngipin. At yun po ay nahanan sa pagkilos ng tao para magkaroon ng kapayapaan, para maiwasan ang mas malawak na pagdanak ng dugo. Kasi sabi nga natin, nung panahon na yon, no, ay yung panahon na kapag hindi mo ibinigayan, magigera tayo. So, mas malaki yung mapipinsala sa mga Muslim. Ito yung tinatawag na rito, no? Na kapag hindi mo na ibigay yung binihingi ng batas, which is ngipin sa ngipin, ay kami ang kukuha. Yun yung nakitang pamantasan, pamantayan. Ang sinasabi ni Jesus, higitan mo pa yan. Higitan mo pa yan. Sabagkat ito ay isang pagkilos na sinasabi nga po natin ay makakristyano. Makakristyano. Katulad po limbawa ng binigyan pansin dito, no? Yung bagayong lamanan ng masamang tao, kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kasi yung tendency nga ng tao, kapag sinampal ka, sasampalin mo rin. Pero yung sabi ni Jesus, bag mo labanan ng masamang tao, kung ipagsakdal ka rin naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa iya pati ang iyong malaman. Kung sa piritang ipapasan sa iyo ng manlulutig ang kanyang sala ng 1 kilometro, ito kasi yung batas na noong panahon na yon ay pinapatupad ng mga Romano sa mga Hudyo. Kasi yung mga Romano, yan po ay mga, kung tawagin natin, ay manlulupig, colonizer. So para ipakita nila na sila'y superior, kasi ikaw sinakop nila, may batas na itinilaga na kapag meron akong dalambag, ako'y Roman citizen, at ikaw ay hindi ka Roman citizen, ikaw ay nilupig. Katulad rin bawa, ikaw isa kang Hudyo, ako isang Roman citizen, pwede kong ipadala sa iyo yung aking bag ng 1 kilometro. Maging yun man ay dahil sa nabibigatan na ako, o maging dahil sa trip ko lang, ay ipadadala ko sa iyo ng 1 kilometro. So, kung minsan hindi ginagawa ng mga Romano na para ipahiya itong mga hindi Romano na lumaban sa kanila, para ipamukha sa kanila na kayo mga talunan. So, kaya kayo'y
hawak ko yung pagganong klase ng pagkaunawa. Pero ano sabi ni Jesus? Gawin mong ikalawang kilometro. So ito po ang bagay na ito, makita po natin, bakit ito yung pamantayan ay pinapahayag ng Pome kapag. Siguro sabihin natin, lugi. Lugi. Sabagat, yung pamantayan ay binigay ni Jesus, hindi ba pwede yung pamantayan ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, sa dalawang dahilan. Una, kasi yung batas na itinalaga sa atin ng Diyos, bagamat binanggit ko na po ito noong nakaraang linggo, nais kong bigyan ng pag-uulit at pagpapalalim. Yung batas kasi natin ay hindi batas na punitive. Hindi lamang batas na para magparusa. Hindi punitive. Kasi pag hindi naman ang vindictive, kasi kapag sinabi mong vindictive, ay there will always be no justice kapag sinabi mong vindictive. Punitive. Kaya kung pinarusa, kasi bakit? Ah, yan kasi yung katapat niyang kaparusahan. Masama ba yun? Hindi masama yun. Kailang kulang? Bakit? Kasi yung kaparusahan na yan, kaya binigyan yung kaparusahan, hindi pala magpara ikaw yung kaparusahan. Maling para alin? Maging restorative. Mabuo ka. Kasi nawasak ka. Gawa ng pagsira ng batas. Winasak. Hindi lamang po yung biktima. Kahit na po yung victimizer. The very fact na nagawa ito ng victimizer, ibig sabihin, hindi rin siya buo. Nawasak rin siya. Along the way. Kaya ano dapat? Buuin. Buuin ka uli. Kaya kasi yung pagkaunawa na, kasi ikaw ay gumawa ng masama sa iyo, paparusahan ka ng gumawa ng masama. Pero ang tanong eh, nabuo ka ba? Yung pinarusahan mo, pwedeng mabuo. Pwedeng mabuo. Pwede rin hindi. Pero the very fact, na siya ay nakapagdusa na ng kanyang pagkakasala ay sangayon sa batas na i-restore na niya sa abot ng kanyang makakayanan. Pero ikaw na naging biktima ay nabuo ka ba? Baka kasi ang nasa isip mo lamang ay ngipin sa ngipin, no? Ay makita mo na yung ibinigay sa iyo ng katapat sa ginawang krimen sa iyo ay kulang, which is always been the case, kasi tao tayo eh. Kapag kuminsan palagi sinasabi natin kulang. Kapag naman tayo nang bibigay ang pagkaunawa natin kuminsan ay sobra. Kaya bakit? Kasi yun ang limitasyon ng tao. Pero kapag ang nakita mo na, sige, kasi pinagagawa sa iyan ay binubuo ka. Buo ka. Hindi ka nasisira. Kahit nasabihin sa iyo na pinaparusahan ka, o kahit na sinasabi mo na ikaw ang humihini ng katarungan sa ginawa mo, sa ginawang kamalian sa iyo, ay maliwanag sa iyo. At maaring yung mga pagkilos na ito ay hinuhulma ka muli sa pagkawasak sa iyo. Kayo nang tawag, restorative. Ibinabalik ka sa sarili mong pagkabuo. Ito yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan. Sabagat baka akala natin ay yung pagkaunawa natin na kumisan ay kasi winalangya mo ako, wawalangya hindi kita. Hindi ka bubuuin nun. Hindi ka bubuuin nun. Wawasakin ka nun. Hindi ka bahagi ng tagasunod na pinapahayag ng ating Panginoong Yesu Kristo. Siguro sabihin natin eh, lugi ka ba?
hindi ka lugi. Kasi bakit? Ano yung pangalawa? The primacy of love. Hindi pwedeng walang pag-ibig. At hindi pwedeng hindi mauna ang pag-ibig. Palagi dapat mauna ang pag-ibig. Kahit na may katarungan, kapag walang pag-ibig, sabi ko nga sa inyo, ano? Ay alin, yan ay brutal. Kinakailangan may katarungan, pero dapat may kasamang pag-ibig. May pag-unlad, dapat may kasamang pag-ibig. Kung hindi, alin, may pera ka nga, wala ka namang respeto. Kinakailangan palaging may kasama ng pag-ibig. Kaya ang sinabi ng pong may kapalirin, no? Ibigin mo ang iyong mga kaaway. The primacy of love. Yan po yung inilagay ko dyan sa gitna ng ating altar, kung yung mapapansin, ay isang malaking puso. Isang malaking puso. Kasi dyan lahat umiikot ang ating pananampalataya sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At doon dapat tayo kumukuha ng lakas. At yan yung kadahilanan ng ating pagkilos sa daigdig na ito ay nagmumula sa pag-ibig na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nandun ang Diyos kapag mayroong pag-ibig. Kaya anong dapat? Palaging una ang pag-ibig. Kasi kapag may pag-ibig, nandun ang Diyos. Hindi ko sinasabi na pag-ibig lamang. Hindi. Primacy of love. Kinakailangan may kakibat palagi ng pag-ibig. At kung tutusin, kung tunay yung pag-ibig na yan, gagabayan ka na iba pang pagkilos na ipinapamanig sa iyo ng buong ikapat. Kasi kung yan ay tunay na pag-ibig, hindi pwede na hindi ka maging makatarungan. Kung ikaw ay pag-ibig, ibig sabihin na ibibigay mo yung hinihingi ng katarungan. At kung maaari ka, kasi ka na umiibig ka yun. So, sobrahan mo pa yung hinihingi ng katarungan. You will give more than what justice asks for you. Kaya ito yung bahagi na kung saan pinapamanig sa atin ang pumili. Bakit ito yung pamantay ng pumili? Kasi dito nakabalot yung ating pananalig. Kasi bakit? Kung ibigin mo lang, si mismo si Jesus may sabi, kung ibigin mo lamang, yung umiibig sa'yo, ay ginagawa rin niya ng mga magnanakaw. Ginagawa rin niya ng mga itinuturing ng mga publicly known sinners, o kung tawagin natin yung mga publikano, ginagawa rin niya ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Padahal mahirap, o mahirap, minumura ka halimbawa. Alam niyo, isa sa mga pagkataon na tayo ay laging binibigyan ng pansin sa social media, makita natin, no? Minumura. Pag minura ka, ano ka, mumurain mo rin. Hindi. Kinakailangan mayroong kang mata ng pag-ibig na makita mo na nga. Unawain mo na lang ang mga taong ito. Bakit? Kasi baka hindi niya naunawaan ang kanyang sinasabi. Baka kung bakit ang palaging namamatawi sa kanyang bibig at sa kanyang pagkilos ay pagkabuhi. Bakit? Walang nagbigay sa kanya ng pag-ibig. Kaya anong ibinibigay niya? Puro mura. Kasi yun ang tinanggap niya eh. Baka wala sa kanya nagbibigay ng pag-ibig. At kung talagang ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, maintindihan mo yun. Maintindihan mo yun. Kasi bakit? The primacy of love. Kinakailangan palaging kasama ang pag-ibig. At nauuna ang pag-ibig.
Kaya po yung tunay na turo ng aming Panginoong Jesucristo ay medyo may kahirapan. Pero ano yun? Nandoon nasusukat ang perfection. Perfect ka ba? Bakit? Makalino ka? Hindi. Para kay Jesus, perfect ka bakit? Nagmamahal ka. Perfect ka bakit? Kasi napakagandang lalaki mo. Hindi. Perfect ka bakit? Kasi inuuna mo yung pagmamahal. At hindi pwedeng hindi kasama ang pagmamahal. Yan ang ibig sabihin na maging katulad ng Diyos. Sabagat ang Diyos natin ay ang Diyos ng pag-ibig. So muli po, dalawa. Kaya kinakailangang lagpasan natin ang batas ng mata sa mata at ngipin sa ngipin. Lalo-lalo na ho ngayong kapanahonan nito. Bakit? Sabagat it is not unity. It is restorative. Hindi lamang ito nagpaparusa. Ito ay nagbibigay ng kabuluan sa iyo at sa kapwa mo. Pangalawa, sapagkat hindi pwedeng wala ang pag-ibig at hindi pwedeng hindi mauuna ang pag-ibig. Hindi pwede sabihin mo na kasama naman yung pag-ibig. Pero nasa gitna, nasa uli, hindi. Ang yung pag-ibig ay kinakailangan una. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkataong tao, sinalang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria ng Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay at libing, nanawag sa Dorbona ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklops ka ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at tuhukom sa mabubuhay ng umatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, ang samahan ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng umatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, tumalangin tayo na makasunod sa Kanya, sa kabanalan, naway araw-araw nating isabuhay ang hamon ng mabuting balita sa bawat kahilingan. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway, patuloy na isulong ng Santo Papa Francisco at ng mga alagad ng simbahan ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan, gaya ng pakikisa ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan.
Naway, maging mahinaon at makatwira ang mga pinuno ng mga bansa upang sa bawat sigalot ay magsikap umanap ng lunas batay sa kapayapaan at pagdadamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway, iwaksin natin ang pagtatanim ng galit at paghiganti at sa halip ay pakinggan ang atas ni Jesus tungkol sa pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway, magkaroon ng ibayong lakas at sigla ang mga nagtataguyod ng kapayapaan at huwag silang sumuko sa harap ng mga balakid at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Naway, makaranas ang ginhawa ang mga may sakit, lalo na ang mga naghihingalo, ang mga nag-iisa sa buhay at yaong mga nagugutom at walang hanap buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin ng bayan. Diyos Ama, tinuruan mo kaming magpakabanal tulad ng kabanalan ni Jesus. Turuan mo kaming sumunod sa kanyang kalooban upang kaming makapag-alay ng angkop na handog sa kanya. Amen. Diyos Amang makapangyarihan. Panggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanglabangan at sa buong sangpaninan niyang banal. Ama namin lumikas sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Inihiling namin nawa'y mapakinabangan ang iyong iniaayin sa iyong karangalan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaas na naman siya, Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan, kamatay ang aming pasan ay binalikad niya upang kami palayain. At may tampok sa iyong liningning, siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, para taring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag, upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahat na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gawin mong banal ang mga kalangan na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos sa mapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.